guys, ha, gusto ko na mag-vlog and gusto ko na sabihin na mahirap ang buhay ng isang hindi nababago yung suit ng damit sa iba vlog ko. And alin nyo ba na yung ang kakilala ko lang, bago ko lang kakilala o nakipagkilala ako dun sa driver, ano, napag-alaman ko na meron yung naka-notebook dito na 6 to 7. 6 ng umaga, 7 ng gabi. Tapos boundary mo 300 pesos, tapos kikita ka ng 1,500, tapos magga-gasolina ka ng ano ba, magkano ang gasolina. So pinakamagandang kita mo 1,500, pero pag gumita ka ng 750, okay na rin yun, kasi nga 750 ibawas mo yung 300, yung tira doon kita mo na yun sa 6 to 7 ng gabi. 6 ng umaga, 7 ng gabi, boundary ka na ng 300, kumita ka. Yung sa 300 mo, pang-boundary na yun, tapos yung matira doon, yun yung kita mo. Then, siyempre, magpapag-gasolina ka pa ng mga halagang, magkano nga bang gasolina? 750 pala yung gasolina. Sa 1,500, nakita mo, magga-gasolina ka ng 750, tapos magba-boundary ka ng 300, yung matira, yun ang kita mo. Ang hirap din pala ng driver, ano. So, inlista ko lang kasi nga, para may background lang ako na ang buhay pala ng driver, hindi siya ganun kadali. Siguro, merong swerte pag namasada, pasok sa, sabi nga, yung namasada, kapag ikaw ay laging, ano, pull, pag yung sasakyan, ikaw ay jeepney driver, kapag siya ay puno, paahon at saka pa lusong, so ano ka doon, tama ka sa pasada. Pero pag ang biyahe mo, hindi siya puno, so ibig sabihin doon pala, lugi ka na sa pagod, sa gasolina, yun, mahirap din pala ang buhay ng driver. So yun lang, and sinasabi ko lang kasi, nung bumili ako ng gulay sa Family Bayan sa Prosi, nakita ko din talaga na kailangan marunong ka din magsabi ng tamang presyo pag ikaw ay mayroong mga karga na gulay. So, mula sa Family Bayan hanggang sa Grand Central, sakay ako ng tricycle, puno yung aking dalang gulay doon sa tricycle na yun. Nagbayad lang ako almost 100 pesos. So, napaka-bait ng driver. Sa iba, babayad ka ng halagang 200. Tapos ang ginawa ko, dahil nga mura lang yung sigin sa akin nung tricycle driver, nagbigay ako ng tip sa kanya ng parang 30 pesos. So nakabayad din ako ng 130. So ang totoong binayad ko 100 lang, and yung tip ko lang sa kanya 30 pesos. Kasi nga parang 20 lang yung binigay ko sa kanya, tapos binili ko siya ng soft drink. So yun lang, and sinasabi ko lang. And yung iba, pag hindi ka talaga marunong tumawad ng presyo, hindi mo alam yung mga gastusin mo, mayayari ka. Doon pa lang sa pagbebenta mo ng gulay, lugi ka na kasi mabubulukan ka, tapos yung tracking mo pa, yung biyahe mo pa, tapos yung kain mo pa. So, mas parang nagpapakapagod ka lang. Pero pag niisip mo kasi mag-i-enjoy ka, may pinagkakabalahan ka, magandang negosyo yun. So, sa akin, hindi ako naging successful sa ganung hanap buhay kasi nga, talo ako sa tracking, tapos yung may bisikleta nga ako, hindi ko siya magamit kasi nga, lagi akong nagpapa-vulcanize. Magkano ang vulcanize ko nun? Inaabot ako ng 40 pesos, isang butas lang yun. No? So, ang vulcanizing shop, kung di ako nagkakamali, kumikita sila ng 1,500 a day yun. So, yun lang. And dito ko na po binabanggit ang aking vlog. And syempre, nakalista yun sa papel ko, sa notebook ko, yung mga ginagawa ko para mayroon akong idea na ibabanggit ko sa aking pag-vlog. Yun lang. And bye for now. See you the next vlog. And napakahirap ng buhay talaga sa panahon ng pandemic. Hindi siya kagaya ng dati. Kasi dati, walang curfew, walang face mask, walang face shield. So ngayon, walang social distancing. Pero nung karoon ng pandemic, ando na, meron ka face mask, may face shield ka, meron ka ng social distancing, napakahirap na ang pamumuhay. Yun lang, and bye for now. See you the next vlog.